kita kapag may laban ako sa tapang lahoy. At ako naman si Rose Ann. Bata pa lamang ako ay kinahiligan ko na ang paglahoy. Kaya lang, ipayag ang nanay sa hilip ko. Sabi niya nga, Rose Ann, ikaw papahamak mo lang ang paglaho-laho niyan. Eto namang si Lola. Tama ang nanay mo, Rose Ann. Wala ka naman rahing sirena, pero panay ang paglangoy mo. Pagkabukas, magulat na lang kami. Kupuan ka ng kariskis niyan. Minsan na. O ano? Dinig ko, magkakaroon naman kayo sa palistan sa paglangoy dahil walahan mo. O patay! Pasasabi naman ako, syempre! Aba, ako yan ang kinatatakutan sa eskwalahan pagdating sa paglangoy. Ayan na naman kayo mag-ama. Alam mo naman, naaayaw na ayaw ko ang paglangoy niya sa Rodan. Bakit naman po, Nay? Pinapanalo ko naman lahat ng laban ko, ah. Aba, baka nakakalimutan mo kung anong nangyari sa kapatid mo dahil sa paglangoy niya. Kung hindi siguro nasagip na si Anthony sa awa ng Diyos, baka nawala na sa mundo yan. Gusto mo ba mapeka ng utak mo katulad ng kapatid mo, ha? Tama ang nangyay mo, Rose Ann. Bakit hahayaan mong ipakita ang pagkababae mo sa madrong people? Pati pa din! Abay niyong kabataan namin. Kahit kumarangoy kami sa sapa, nakabarit pa na panagyo ang buong katawan namin. Hay naku, iba na panahon na yun. Alam nga naman na palutin ko din ang patadyo ang buong katawan ni Rose Ann. Ate, huwag kakinig ka nila. Ikaw, tupad pangarap ko maging isang magaling na malalangoy. Pinigilan ko lang ang patuloy ng luha ko. Kung hindi siguro, munti kang malunod at mapekuhan ang utak ng kapatid ko si Anthony. Malamang magkasama kami tumutupad sa pangarap naming maging isang magaling na manalangoy sa araw ng palistahan. Isa, dalawa, humudyat ang simulan ng laro. Siyempre, ako ang nagmumula sa lahat. Nang biglang, nakaramdam ako na pamimilit sa mga pako. Unti-unti, sumasakit ang mga pako. Hindi ko na may gala. Tulong! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Tulong niyo, ate ko! Lunat, ate ko! Tulong niyo! Sabi ko na nga ba sa'yo? Napapahamak na ito ng anak mo! Umuwi akong bit-bit na lamang ang pangarap kong maging isang magaling na manalangoy. Mo na lamang ang huling araw mo na tumuntong sa tubig. Narinig mo ba ako, Rose Ann? Maliwanag pa sa isip ko ang mga salita galing kay nanay. Kaya nung gabing iyon, itinulog ko na lang ang sama ng aking loob. Pumuhos ang malakas na ulan na tila nakikitalahati sa akin. Humampas ang malakas na hangin sa munti naming bahay. Nagising na lamang ako sa malakas na pagyanyag ng lupa na para bang may libo-libo kanyang papalit na bandera. Gising, Anya! May paka! Papalit ng paka! Eh, niya baha! Lumayaga siyang baha! Dali-dali akong tumayo sa kama ko at tumungos hanggang papunta bubok. Nakita ko ang malagagat na tubig baha na pumapaligid sa bahay. Pero, si Anthony! Nasaan si Anthony? Tulong, ate! Lunat, Anthony! Tulong mo! Nakita ko talutang-lutang ang ating kapatid sa di kalayuan. Buntapang kung sino ang abaha para mailigtas ang ating kapatid. Hawak-hawak sa kamay, unti-unti ko siyang hinila pabalik sa tupuan ng bahay. Okay ka lang ba?
na mahigpit ang ating kapatid ang dahilan kung bakit pinagpapatuloy ko ang ating pangarap. Niyakap niya rin ako sa bagulong sa akin. Langoy tayo ulit, ate!